Hello, Libra sign. Welcome to Dark Angel's Intuition. Welcome to your monthly reading. This is your love reading for the month of May. So, mga Kalibrans ko dyan, hello, how are you? And I hope you are doing well. Sa lahat ng zodiacs na nanonood na to, dito. Anyway, Libra, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng Libra makaresonate dito, okay? So, if hindi kayo nakaresonate, then please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo makaresonate. At kahit makaresonate kayo dito, please still watch your other signs dahil pwedeng mag-connect or pwedeng mag-continue yung reading doon, and however, makaresonate pa din kayo. So, cross-watchers pa din kayo to at hindi sila Libra, okay? So, put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. So, let's start. Ano ang kailangan nyo malaman this month of May? This month of May, okay? Then your love reading. I'm going to pull 3 Island Time Wellness Oracle card to see the situation. Boat, receiving what you need. Progression, arriving, moving on, closure issue. Okay? The Chaser. Okay, chaser in codependent relationship, fear of abandonment and issue. Fear of abandonment issue. The Dragonfly, be lighthearted, finding out things come to light, adapt, change and heal. So, feeling ko dito, somebody's chasing a relationship here. Okay, takot mawala ng relasyon, and someone is also like wanted to move on already and wanted to have a closure in a relationship. Okay, so feeling ko din dito that kailangan isa sa inyo dito kung sino man makaano dito is like kailangan maging lighthearted. Okay, kailangan wag masyado maging sulplada sa kung hinahabol-habol ka na, okay? Kailangan din to find out the truth or to find out the things para some things para it will come into light. And I can see also here that kailangan din ng healing sa situation. So, let's see what your person's energy. Libra. Maybe this is your husband. Okay, baka kasal kayo nito. With the Hierophant. See, matagal na kayo ng person na to. Okay, I can see a Gemini, a Taurus, and a Cancer here. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. So, feeling ko on this part, one of you, or might be this is your person's energy anyway. Feeling ko dito, isa sa dito sa inyo ang really wanted to move forward and never look back anymore as the boat is here. But I can see that meron kayong commitment, meron kayong marriage ng person na to. And this person still wanted to do some effort about the situation. So, ganun. But you know, kung saan kayo naka-resonate, just flip up the story, okay? Kung saan kayo, banda.
Nakikita ko kasi dito that your person is like still wanted to do some effort para sa relationship niya. Dahil ang dami niyo nang pinagsadaanan, pinagsamahan, matagal na kayo, baka nga married din kayo dito because the Hierophant is here. And feeling ko dito is this person really wanted to transform already, okay? But ikaw yung, feeling ko ikaw yung humahad lang dito, Libra. Parang ikaw yung gusto na ng closure. Ikaw yung gusto na mag-move on ng maayos, mag-closure ng maayos. Okay. And wanted to heal from this situation already. So, let's see. What you need to know this month of May. They might also be dealing here with an Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, what you need to know, okay, this person will going to reminisce all your love story, okay? Mamimiss ka niya, okay? And, nakita ko this May, okay, upcoming May, you really wanted na maghilom na sa mga nangyayari. Gusto mo na ng closure. Parang accept mo na ang mga nangyari. Okay, gusto mo na lang nang mag-move on. Okay, para wala nang issue. Pero itong person na to, nami-miss ka niya. Nakikita ko, ando siya sa point na alam niya pa din yung, alam niya na parang magsasama pa din kayo. Yun yung parang ano niya eh, confident siya na magsasama pa din talaga kayo because nga nami-miss ka niya, naalala ka niya. Okay, dahil nga sa dami nyo ng pinagdaanan. With the Six of Coins also here, I can see na naging imbalance talaga yung relationship ninyo or yung pagsasama ninyo because of betrayals. Okay, so meron talagang betrayals dito. Okay, so feeling ko, with this chaser, this is your person, might be is chasing you na natatakot siyang mawala ka. And, gusto niyang bumalik ka sa buhay niya. And gusto niyang ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo. Kaya bumabalik talaga siya para mag-offer sa'yo ng pagmamahal. Dahil adun din siya sa point na alam ko mahal mo ako eh. Pwede naman natin to ayusin. Parang ganun sa point na yon. So, ito yung nakita ko this month of May na meron pa ding gusto pa din talaga ng person na to na maayos kayo para mabigyan ka pa din ng stable relationship or stability kind of relationship. Yung matatag na relasyon. Baka it's father din to ng mga anak mo. Baka nga married kayo. So let's see what this person's feeling towards you talaga. Merong nag-flip. Yeah. Okay.
This person really right now, feeling niya, gusto niya nang ayusin, gusto niya nang ibalanse lahat. Gusto niya nang maging honest sa'yo and fair. Okay, actually confused siya about sa mga nangyayari dito. Confused siya dahil nga naghiwalay talaga kayo. And you really wanted right now is a closure. So, hindi niya alam kung tutuloy ba niya ba to or hindi na. Kasi siguro nakikita niya na din sa'yo na persigido ka na talaga. But this person is really will going to message you or did already message you talaga. Nakita ko din dito that merong awakening sa person na to. Okay, really wanted to be happy with you again. Meron sa kanyang realization and wanted to come back to you to offer you this commitment and to be a matured enough sa relasyon ninyo, pagsasama ninyo as a father, as a husband. Gusto niya nang i-end yung cycle nitong ending ninyo and to have a changes. Gusto niya talaga ng rebirth with you and this is how this person feel. Kaya bumabalik talaga siya. So, what you feel from towards this person right now? Okay, what you feel towards this person? Alam mo... Ay, sorry. Okay, pasensya na sa ingay, pasensya na sa gulo. Okay, clumsy. Sometimes nagiging clumsy talaga ako. Anyway, gusto mo pa din na mag-aayos kayong dalawa. This is how you feel. You still wanted na mag-work itong relationship ninyo. And really you still feel in love with this person. Mahal mo pa din tong taong ito at gusto mo pa din na magkaayos kayo. Okay, this is still a wish fulfillment for you. Pero with this Queen of Wands siguro, nung time na sinaktan ka niya, yung time na niloko ka niya, it's like gusto mo lang talaga na ipakita sa kanya na you are strong. You like gusto mo lang maging, siguro feeling ko in this situation na meron kung sino man naka-resonate dito. It's like, nagkaroon talaga ng sobrang pagtitiis dito from the Libra part. Okay? Sobra silang nagtiis until to the point na lumabas na yung pagka-bitchiness nila na ayaw na nila, tama na, enough na. So, to the point na gusto nilang ipakita yung, pagiging strong person mo, gusto mong ipakita yung pagiging strong person mo, pagiging confident mo to enjoy your life being single. And you just wanted to move on right now and heal from this situation. But then, you still feel na magkakabalikan pa din kayo. So, yung alam nyo yung ano ninyo, yung connection ninyo, nandyan pa din. Right, on this person part, parang gusto niya lang mangyayari na talaga. On your part is wag muna. Dahil gusto mo muna na pareho muna kayong mag-isip or maghilom sa mga sugat na meron kayo. Okay, gusto muna ni Libra ng parang closure para matapos yung issue na to. And however, if you are meant to be, then you are meant to be. Kasi nakita ko dito kay Libra part is na you feel ay si Libra pa to. Yeah, this is you. You feel already like parang you really want to heal and nakapag-decide ka na.
Okay, nakapag-decide ka na kasi parang para sa iyo, kung pala kung ayusin lang din 'to agad, parang wala din mangyayari, mag-aaway at mag-aaway lang din kayo lalo na pag meron na kayong issue. And this person might be doon siya sa point na hindi niya naintindihan kasi nga merong codependent dito. Parang fear of abandonment issue siya. Ayaw niyang mag-isa, ayaw niyang natakot siyang iwan mo siya. Okay, so to that part, but on your part, gusto mo man na i-accept siya balik sa buhay mo, tanggapin siya ulit, pero gusto mo din muna na pahinga. Okay, magpahinga muna tayo on our own, mag-move on muna tayo on our own. However, time will tell, if we are meant to be, then we are meant to be. But hindi to naintindihan niya, kaya nga nandito yung chaser. Okay, so to the point na be light-hearted and finding out things. Feeling ko dito is like on your part, Libra, is parang iba yung pakikitungo mo sa kanya nung time na nag-chase na siya sa'yo. Parang iba na yung nagiging pakikitungo mo sa kanya, and dahil nga naiinis ka na sa kanya, dahil you really wanted to move on na talaga, iniiwasan mo na to siya. Kahit mahal mo pa man to siya, iniiwasan mo na to siya dahil gusto mo nang mag-move on muna, i-enjoy mo muna yung buhay mo being single, and you still believe that if you're meant to be, then you are meant to be. Okay, nandyan pa naman yung pagmamahal, pero siguro kailangan mo lang talaga intindihin din siya. Okay, in the process na nagkamali man siya sa'yo, pero kailangan mo din siyang intindihin at this time. Okay, kung ano yung nararamdaman niya. So you can talk to this person, you can talk properly. Huwag mo siyang iwasan, huwag mo siyang magkamagalit, huwag mo siyang deadmahan, huwag kang mainis sa mga ginagawa niya sa'yo na pag-chase dahil might be this is what he feel or she feel about the situation. Okay? So, tingnan natin yung outcome dito. Okay, so for the outcome of this reading is like I can see na taking the leap of faith. So merong mga bagay dito na kailangan ayusin, okay? To transform into a better person or to transform na from what before, from what he or she is before, magbago na. Okay, I can still see that this person will really take the leap of faith towards a new beginning with you. Alam niya yon, damay niya yon, alam niya yung ginagawa niya, and may confidence siya na magkakaayos pa din talaga kayo. Kaya hindi kanya pinipigilan. As meron sa dito is the chaser. Okay, nakikita ko that meron pa rin talagang pagbabalikan or a new beginning, kahit hindi man siguro pagbabalikan, pero alam mo yung dahan-dahan na umuusbong yung relasyon ninyo ulit, dahan-dahan na nagbo-bloom ulit, okay? Because might be both of you did take the leap of faith, okay? We were going to try. So there is a moving forward and there is a beautiful changes na mangyayari sa relationship ninyo. Feeling ko yung mga bagay dito na unsureness, yung mga bagay na madilim, everything will going to be lighted. Okay? So, and yun yung nakita ko for the outcome of this reading. So, there is still a chance because of this person will really move forward towards you kahit mapapagod na siya. Hindi pa rin siya susuko dahil alam niya na
mayroon pang chance na magkaayos kayong dalawa. Okay, so that is my reading for you, Libra. Thank you and God bless.